merong saya. Ayan guys, so nakakamiss din sumakay ng aeroplano guys, pero soon sasakay ako. So si Kuya hodol daw kanina. Ayan. Kwento mo nga Kuya na nangyari. Sige. May sumakay sa akin kanina doon sa Simbo. Yung sabi na balikan. Ihahatid lang daw niya yung perang pambayad doon sa ospital na aksidente kasi yung kapatid na ay pinsan daw niya na sa motor. Balikan. Sabi niya, hintayin ko na lang daw siya. At narinig ko naman doon sa cellphone na may kausap siya. Siguro kakutsaban niya yun na sabi niya, tiyuhin daw niya, tatay nung na-aksidente. Narinig ko sinabi na, sige, sabi mo dyan, sinakyan mo, balikan, dagdagan ko na lang yung bayad. Kaya ako, tiwala naman. Pagdating doon, biglang bumalik ulit. Sabi niya, kulang. Tumawag siya ulit sa tiyahin daw niya, kulang yung pambayad. Hindi na raw siya pwedeng bumalik kasi papasok siya, call center daw. Tapos habang tumatakbo na kami pabalik sa EDSA, nag-open naman ako na magkano ba para hindi na ano, tawagan ko. Yun, tinawagan ko, sige, nag-open si Kuya. Abunuhan na lang daw niya. Nagmagandang loob. Pagdating doon, ginawa niya ng 1,000. Tapos hintayin ko na, nag-uuda na ako nung ano, bakit hindi lumabas. Tapos pagbaba ko sa sakyan, lumabas yung gwardiya kasi nakilala nila, marami na palang binibiktima yun doon, baka may taxi nakaparada, siguradong may nabiktima na naman. Nung pagkita nila may taxi, lumapit sila sa akin. Bakit ano Kuya, bakit hindi nila sinusubong, eh kilala naman pala nila? Yun nga eh, yun ang ano ko mamaya, pupuntahan ko doon eh, bakit hindi nila inaano sa... Budol daw si Kuya guys. Yung malaking bagay sa panahon, hindi tuloy ako makauwi sa amin sa Valenzuela, walang pangkaya. Hindi daw siya makauwi guys. Ganyan talaga, charge to the experience. Minsan, mahirap yung ano, yung masyadong magtiwala ka eh. Kaya sa dapat, tao. Kaya dapat ko yan, huwag kang masyadong magtiwala. Kaya lang, siyempre, pagka ganun na, kasalanan na nila yun. Yung hindi na natin kasalanan, sila na yung magdadala, no? Sa bagay. Di ba? Basta ang intention natin, eh, makatulong, niloko naman tayo. Yun ang... Charge to the experience. Charge to the experience. Traffic pa rin guys, anong oras na? 11. Meron na namang ginagawa siguro kasi Friday yun. Basta weekend may mga harang-harang na kinukukoy. 11:25 na. Pero traffic pa din. Paano ninyo gagawin kayo sa Mila? Apan na di Kuya. Mag-masyante ba? Worth it ah. Kaya pala. Traffic guys. Ayan guys, so malapit na, papasok na kami dito sa airport. Ayan, so panigurado insan mamimiss mo ang Pilipinas. ba? <Diba? laughs> Ayan, kasi ito yung mahirap guys eh, pag OFW ka. Ayan, pag OFW ka talaga mamimiss mo yung ano, Pilipinas, pag ganitong paalis ka na, parang ang hirap umalis ulit guys, di ba? So para sa mga OFW diyan, alam nila yung feeling o pakiramdam na kapag umaalis sila sa kanilang bansa, pagbalik nila sa trabaho nila guys, ay ang hirap guys. Ayan, so ganun talaga, kailangan guys. Ayan guys, so we are now here in the airport. Ayan, so ako yung ano, lilipad. Punta ako ng Dubai. Hindi yata doon OFW lane. Ha? So wala masyadong lumilipad ngayon. Entrance to all gates lead to airline ship. Saan ba? Doon yata. Hindi ko din alam. So all entrance naman. So nawawala kami guys dito sa airport. First time lang namin, Gines. So, departure. So, nandito kami ngayon sa departure area. Ayan. So, inihahatid ko lang to.
The question is, pwede na bang pumasok doon? Tapos, tanong natin doon kung pwede nang pumasok. O yung mga pa-flight lang papasok. So, OFW lane. Ayan guys. So, yan ang regular hour. Ano plate number mo? Plate number. Logan, ano pala? Sasakya pala yun. Plate number. Ibang plate din yun. Ibang plate din yun. Kasi, ibang magpa-plate ng alas dos. Iba rin yun. Ibang plate din yun. Ayan. Ibang plate din yung pang alas dos. Bukas. Iba rin yun. Kasi baka pares din ng ano, ng airline. Ng pares din ng flight number. So, oh, ako yun. Hindi ko rin alam na may alas dos din ba. Bukas yung stand. Tapos kuya, pag pumasok kami doon, may papasokan siyang entrance doon o dito talaga siya? Meron. Pasok muna tayo. Saan ba yung Adam alak sa mga 500? Is the Uber ka pala sa ano? Saan ko yan? Wala. Direct flight yan? Oh, wala. Direct flight ko siya. Kaya baka pwedeng pumasok dyan? Only passengers. Ang kulit yun. Tapos, tambay muna tayo sa taas. Saan? Oo, ikot-ikot dun, no? Sige, kuya, thank you. Wala. Delayed ang flight. Delayed ang flight. Sumrik ka ben? Papalanta ko na. Tane. Papalanta ka rin sumrik dito. When? Di agawid agarod mo kwan. Apoy? Kit? Sumrik ka no kan? O rajik pa nga ag check in ka? Kaan ah? Oh. Talang picture garod yun eh. Pwede ka ding naman pumasok doon. Entrance. Exit kasi yan. Flight na ako guys. Pag natadmit lang to'y ah. Dinadaan sa X-ray. Mas lalagbay. Hindi na makag-ano diba? Ang alat ticket ko dito. Wait. Kita kaskas tan eh. Biro kinto na na niyang airlines ka. Information pala lang. Arrival ba? Asan yung entrance sa taas? Oh, 1 minute. Picture na din eh. Arrivals. Arrivals. So ayan guys, nandito na ako sa taxi. So pauwi na ako guys. So iniwan ko na lang yung pinsan ko doon dahil ano, 3:40 pa yung check-in niya. So hindi ko na kailangang hintayin para bago mag-check-in siya guys. Kaya iniwan ko na lang siya doon. So ayan, dahil magwawan na din guys. Ayan, so kung bago ka pa lang sa akin channel, please don't forget to click like, share, and subscribe guys. Ayan, so see you on my next video guys.